Sa unang pagkakataon mula nang pumutok ang balita kaugnay sa pinakahuling panggigipit ng China sa mga barko ng Pilipinas sa May Ayungin Shoal, naglabas ng saloobin si Defense Chief Gilbert Teodoro. I'm outraged about the incident. Nakita natin post World War II ibang history. Hindi ba? Pati yung pag-name kung sino ang bayani, kung sino hindi, nagkakagulo. Tapos aasa tayo sa history ng dayuhan na gusto manakop sa atin. Nasa kanyang hometown sa Tarlac si Teodoro para pasinayaan ang isang reforestation project at tanggapin ang pagkilala para sa mga naging kontribusyon ng kanyang pamilya. Ang lalong ikinagagalit ni Teodoro ay kung paano tila pinapalabas pang mali ang Pilipinas nang harangin at bombahin ng tubig ang mga barko nito. Maghahatid lang kasi sana ang mga ito ng supply at pagkain sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre. Alam niyo po, may mga propaganda po na kinakalat. Hindi po natin alam kung saan nanggagaling. Baka po sa China, baka po sa iba. Pero ang layunin nito ay maglagay ng chismis sa bawat sektor ng society na pagwatak-watakin tayo. I think the narrative is being changed somehow. I think the true intent of China in this incident is obvious. For me, I believe that the presence of Philippine bases with EDCA sites is being used as a cover for their true intent of dominating and exploiting the West Philippine Sea. Halos hindi rin makapagpigil ang defense chief sa mga paratang ng gobyerno ng China. Sinasabi ko, insulto ito sa Republika ng Pilipinas. Tayo'y may sariling paninindigan. Kapag ang China, nag-iisip sila na ihinahambing tayo sa tuta ng Amerikano, ako na insulto. May sarili akong utak. May sariling utak ang Pilipino at lalong lalayo ang Pilipino sa kanila. Tumungo naman sa Puerto Princesa City si Armed Forces Chief Romeo Bronner. Ito ang unang bisita dito sa Palawan ni Bronner bilang AFP Chief. Isa sa kanyang mga pangunahing pakay, pataasin ang moral ng mga tropang nagbabantay sa West Philippine Sea. Sa kanyang panayam kay Pia Ontiveros sa programang Politics as Usual, aminado si Bronner na pahirapan sa ngayon ang magpadala ng dagdag na barko ng Navy sa Ayungin Shoal. Not a good plan. Because definitely we will need all of our ships to be able to sail our seas. Sa ngayon, mga barko ng Coast Guard muna ang malimit na nanakatoka para magpatrolya sa West Philippine Sea. Usap-usapan na rin ang panukalang dagdagan ang nakasadsad na barko sa Ayungin Shoal. So there is no decrepit Philippine Navy vessel around that needs to go to the junkyard that can be... Walang ganon. Oh no, we don't have any plans of doing that, ma'am. Ito naman ang tugon ni Teodoro sa tanong kung kinukumpuni ba ang BRP Sierra Madre para hindi ito tuluyang bumigay. Isa yun sa tactical na mga tinatanong ng mga Chinese at minsan may nagpapatanong at hindi ko sasagutin dahil sinasagot ko yung mga tanong nila. Pero ang hindi kailanman mangyayari, giit ni Teodoro, ay ang tatanggalin ng BRP Sierra Madre na ipinagpipilitan ng China. I'm not going to talk about operational details. However, the Philippines will not bend over, as the President said. And we will not give in to unreasonable demands. Mula sa Puerto Princesa, Palawan, David Santos, CNN Philippines.